Ito po yung mga imported na kambing. Anglo Nubian eh, Pastor, no? Yes, Anglo Nubian na nakuha ng Mount Carmel from the Department of Agriculture. Yes, sir. When I was DA Secretary. At makita nyo naman yung quality. Ito po si Pastor Melchor Pulayapoy, ang ating in charge. Pastor po siya, pero siyang in charge nito mga kambing na ito. Pastor, asa man ining ang mga linya? Puro ni ang Lunubian, no? Opo, sir. Opo, sir. Kining housing, puro ni ang Lunubian. Yes, sir. Yes, sir. Pila ka heads ang nadawat sa Mount Carmel from DA? 100 plus. 100 plus. 100, almost 100. Dala sa laking upat. Okay. Lamanchas and Anglo Nubian. Unya kini sila mauna ni ang nangabilin, no? Okay, mga anak na ni. All right. Sige. Sir, kini anak na niya nang kwan. Kaning mga dagko original, mga imported. Sige daw pastor, pakitudlo daw asa tong pinakakusog mang ano, maggatas. Ari si Piyak sir na speaker. Okay. Meron daw po sila itong malakas maggatas. Ang tawag niya si ito, sir. Okay. Okay, pinakamalakas daw magatas to. Yung talinga niya sir, baka may kalimplay sa 6M. 6M Galaxy, no? Okay. So, pila ka litros siya sa isang adlaw, Pastor? 3 liters, sir. 3 liters. 3 kilos. 3 kilos a day, no? So, ibig sabihin, 3 liters. 3 liters. Mataas na dito sa Pilipinas yan. Yes, sir. No? Because ang inyong record dire, mga 1.5 to 2 liters lang. Yan. Oh. Sa Amerika actually naka 6 liters sila eh. Oh, grabe ang pagkatas nila. So ito pa yung grupo ng mga imported. Okay. So puro to ang Nubian. And mao ni ang ilang mga anak, Pastor? Pang replacement yun na ni? Replacement na ni. So pinakabuhok na yung replacement, Pastor? Hindi, mga 15. 15? Okay. Lagsik sila. Mahayong lawas, Pastor. Gwapong Pastor. Unsa ang imong feeding, Pastor? Ako na, sir. Sago lang. Basta yun nga. O, edad. Ligyong sa saka grasis. Aha, okay. Ano nga, unsa nga ligyong ang pinapakain nyo? Anong ligyong? Indigo, rinsone. Indigo vera, rinsone. Rinsone, plimincha. Okay. Kwan lang, wala nang silage. Wala nyo naging na silage. Kwan lang, fresh lang, fresh. Ah, okay. So, cut and carry. Cut and carry. Oh, very good. So, maganda po yung mga katawan ng kambing, mga kaibigan. Maganda yung pagkaalaga ni Pastor Pulayapoy dito sa mga kambing niya. At itong mga spotted na ito, sigurado ako, itong mga 6M Galaxy yan. Yes, sir. Kasi ang farm na kinuna nito, kilala ko yung may-ari. Si Jim Clem. At ang kambing ni Jim Clem actually, pag ang Lunubian, dalawang breed lang yon, 6M Galaxy at saka Goldthwaithe. Pero nag-try ba mo o cross sa Lamansa o ang Lunubian? Wala pa, no? Opo, sir. Cross me. Ang nag-gatas na wala pa? Gatas na po. Nandun sa... Kamusta ang record ng gatas? Taga naman sir, mukhang 2 kilos ang iyahang... Wow! Oh, 2 kilos ang iyahang kwan. Ang iyang bagong ano, bagong panganak. First timers. Wow, okay yan ha. Yan ang malakas magatas kay Jim Clem. At saka sir, humok lang katasan, mahumok. Madaling katasan, okay. Katasan. Alright, so ito yung isa sa pinaka-successful na project natin actually. Anywhere in the Philippines kasi... Itong mga kambing na ito na dating dito, mga quality na kambing to, hindi yung pipitsuging kambing na kung saan galing. No? Ito po ay talagang outstanding lines. Pati yung kanilang Lamanchas ay outstanding lines. Okay? So, salamat, Pastor. No? After 1 year, pinabuksan ko po yung dalawang sako ng silage na ginawa po namin using sorghum stalks and leaves which we harvested last year. And ito po yung epekto. Gustong-gusto ng ating mga kambing. Makikita mo yung kanilang appetite. This proves that even after 1 year ay maganda ang resulta ng silage. So, since we are about to harvest our sorghum, we will make more of this.
gawin nating parang ito na yung menu ng ating mga kambing. Kasi nakikita natin yan, nag-aagaw pa sila. Pati yung mga baby na kambing, talagang gustong-gusto yung sorghum stock silage which we made last year. Yung mga bata ay hindi makalabas para magputol ng sorghum stocks na gagawing silage. Pero since meron pa kami mga stocks na na-harvest ng isang araw, ngayong araw na ito ay ang gagawin nila, gigiling sila ng stalks and leaves ng sorghum at ibabagging na nila, no? Isa silage bag. So ito yung ginagawa nila, binabayo, and pagkatapos nito mamaya ay i-vacuum para makuha lahat ng hangin, and isirado yung bag. And itong silage bag na ito, pwede niyang maitago yung silage for up to 5 years. And ang sekreto lang, tulad ng ginagawa ng batang ito, kailangang masinsin lang talaga at mawala yung oxygen sa loob ng bag upang magkaroon ng fermentation process. So ito manual work lang ito, but later on, who knows, pwedeng i-mechanize ito, yung paggawa ng silage. So, yun po yung mga naipon namin na mga silage na madami-dami na ito. And as of the moment, ang consumption ng mga kambing namin is 1 bag a day. So, we have about 30 bags there. That's good for about 1 month. And ang target namin ay makagawa ng silage good for 1 year. So ang sekreto, tinitimbang natin para 80 kilos per bag ang ginagawa natin. At that's good for one-day feeding. And ang aming equipment, ito yung luma ko na silage making equipment. And then, ito yung bago ko nabili na cheaper. Para madurog yung stocks ng sorghum. So ito po yung ginagawa natin ngayon. And as I've said earlier, ang paggawa po ng silage will actually free us from the problem of finding feeds for our goats kapag tag-ulan o tag-init. Ito ang indigo fera, isang highly leguminous plant na sa tingin ng ating mga researchers ay makakatulong sa ating dairy goat industry. Meron na pong pag-aaral na ginawa ang Central Luzon State University. Sa halaman na ito, sinubukan nilang ipakain sa dairy goats and they found a remarkable increase in the milk production of the dairy goats. Actually, the idea was started by the late Rene Almeida ng Laguna, na mayroong malaking goat farm na nagtanim nito at ginawa niyang parang salad garden, tawag niya. And when he started feeding his goats with indigo fera, nakita niya na lumakas ang gatas. So he asked CLSU to conduct a study, and indeed it was established through a research made by CLSU experts na talagang dumami ang gatas ng kambing feeding the goats with indigo fera. So yan po yung bunga ng indigo fera, maliliit, no? Pero ang protein content ng indigo fera, would you believe it, is between 27 to 31%. That's about the highest that I could find among the leguminous plants na pwedeng gamitin forage para sa ating mga ruminants. So I'm planting a lot of this now. Umorder po ako ng 100 kilos na buto nitong indigo fera, sapagkat ito po ay itatanim ko massively sa isang area, sa isang bayan dito sa North Cotabato, hoping that by doing this, we will be able to come up with a commercially available pelletized
indigofera along with other feed components of course na pwede nating ma-share sa ating mga goat raisers to improve the productivity of our dairy goats. So ito po ang indigofera. Tumutubo po siyang parang kahoy kalaki. Pero pwede po itong putulin, pwedeng i-prune at pwedeng ipagiling right away para maging pagkain ng ating habing.